ito yung pangarap ko na makapaglaro sa stage, and this is what we're talking about, and this is the opportunity. Well, kaya lumalabas yung tagong galing. It can be a pro, it can be a con, advantage, disadvantage, gaano mo, paano mo man tignan yan, guys. Pero ngayon, OMG NXP game number 2. Dadalhin ba tayo ng NXPE rather to a game number 3? Kailangan muna natin malaman sa draft kung para malaman natin kung ano yung mga chances nila para gawin yon. Very interesting, Bans for Omega. Ito pa rin yung signature hero ni Donut. Tinanggal pa rin nila. Same goes for the Yin. I kind of feel like for the Yin kasi there's a possibility na pwede pa siyang gawing jungler. Pwede siyang maging tank jungler kaya tinatanggal na rin agad. Napakalaking threat kasi if you have the Yin on your lineup, Valentina, that automatic mababang chance na hindi natin talaga siya or mababang chance na makita natin siya na magamit dito sa ating laban. And Omega again with the priority pick, Selena. Napakaganda naman kasi talaga nung pagkaka-gitaw ni Eto Max ng kanyang mga arrows kanina. But same for Next Play Evos with the Matilda and Beatrix. Same lang din ang setup ng dalawang teams. Tama ka. Actually, kahit nga yung kanilang side ay pareho lang din. Blue side, red side. Pero, for the side of OMG dito, nakikita ko na they can go for the Franco. Sasabihin ko pa lang na hindi, they can go for the Franco dahil nga hindi nila binan. And it is a possibility na kunin din kasi ng NXPE. Titignan natin dito kung sino ba talaga ang totoong Fisherman. Sino nga ba, kanino nga ba ang titulo ng Hook City? Your team is picking. Yung ano kasi, yung Franco, napaka-crucial niya na hero. Yes, it could definitely change the tempo of a game, but at the same time, kapag ka kasi yung mga hooks, hindi talaga siya literal na naka-hook, parang it's considered to be a delay para sa team mo. So, kumbaga, sige, kung sino makakapag-claim ng may-ari ng Hook City, why not? Pati mapapansin natin dito na ang dami rin mga skill shots ng OMG, at yun yung gustong-gusto nila eh, na kapag nahuli ka ng isa, automatic yan, ang dami nilang disable, ang dami nilang pwedeng gawin. At yun yung tinatawag na opener, or rather yung mag-i-initiate. But instead, naghihintay ka lang ng, ng mga disable para mag-start ka agad yung fight. And with that fight, or rather with the first 3 picks ng OMG, nakikita natin na talagang a-action ng OMG. Nakikita mo ba yung nakikita ko, B1? Nakikita ko yung nakikita mo, B2. Ikaw, B3, nakikita mo yung nakikita ko? Ano yan, B1 at B2? Meron dito si Kelra na kinuha niya yung Selena, di ba? So, isang long range na makakapag-stun. Tapos, isang pwedeng hatakin naman yung kalaban pabalik. Nako. So, kung pressure ang pinag-uusapan dito in terms of the laning stage, nakakatakot yung pwedeng gawin ng Omega, but may downside din to. Kapag hindi nag-work at na-force engage sila dito, ibang usapan din yon. Yes, kumbaga parang, well, yung nga nabigit ni Butters, yung force engage, kapag dumating sila sa point na napakatagal nila doon sa position na yon, na gusto nila i-delay, tapos bilang nandiyan na yung mga kakampi ng Next Play Evos, or nandun na yung backup ng Next Play Evos. But yeah, Next Play Evos, since they chose to get the Hayabusa, gusto nila ngayon na mag-focus on a specific lane. Ngayon, NXP, alam naman natin na isa ito sa mga H2 na special heroes na talagang ginagamit niya. At talagang binabalik-balikan ng NXPE if kailangan na nilang makakuha ng panalo. But for OMG, Ryzen jungle ba to? Pakito jungle ba to? Posible, posibleng. Oh, open-ended pa kasi yung ano ngayon eh, yung Pakito eh. Yun yung strength niya na ang dami niyang pwedeng roles na isupply, na gawin sa side ng OMG. And one of the best ways for them to conceal the information sa side ng NXP, siyang haba ang pagiging core talaga. Uy, Glue! Napakaganda for, hindi siya interesting for Next Evos, though. Napakaganda ng pick na to. Since ang pinakagustong mangyari dito ng Omega is to delay, more on the single targeting. Napakaganda nung naging Glue pick na side ng Next Play Evos dahil pwedeng siya naman yung somehow same playstyle with what Rensha did on game number 1. Meron na silang pang front. Yes. Ngayon, interesting para sa akin yung Glue in terms of the matchups naman. Dahil Selena and Franco to eh. So, dahil sa lawak ng coverage na tinitake ng isang Glue kapag nag-ultimate siya, may chance din na manigate na yung hook, pati yung ano eh, yung paaraw, di ba? Yes. Your team kapag siya is na yung, siya na yung tatayo, I'll be the shield of the whole squad para lang hindi maging effective dito yung pwedeng maging play ng Omega.
But I like the last two picks of Omega on this drafting. Kasi meron silang Esmeralda, which is maganda against this Matilda and somehow against the glue. Yes, I completely agree. Dahil na rin dito sa innate na passive na ginagawa nitong Esmeralda na nagsusok ng shields na pwedeng pang-counter dun sa Matilda. And also, yung kanyang Stardust Dance, pwede niyang agad i-take down yung mga glueplets. Yung mga maliit na glue, kung pag nag-split-split dito si glue. And it will minimize the opportunity for him to get the full stacks at makakakuha ng grab-grab. Ang isa sa mga napansin ko dito sa side ng OMG is ang lakas nila mag-invade men ng jungle sa side ng NXPE. Yung hook pati yung vision plus the arrows na pwedeng gawin dito ng ng OMG sa early game ng NXPE. So tingin ko kung sakaling yun yung magiging play ng OMG, it will be really effective. But when it comes to taking objectives and mid-game, lumalamang at lumalamang dito yung NXPE. So it's all about timings and power spikes. Ang nakikita ko din dito, si Esmeralda at si Paquito against a Ruby. They can be heavily controlled kung hindi din sila mag-iingat sa entrada nila at yung Ruby nasa harapan nila. So it all comes down to that. Alam mo, sa sinabi mo TDZ, na-realize ko, both teams meron silang disadvantages against each other. Yes. But at the same time, siya na lang naniniwala ako na kung sino yung makakapag-exploit eh. Kung sino yung makakagamit ng disadvantage na yun, laban sa kalaban. Kumbaga para dito sa Omega, nagawa nila yun kanina ang game number one. Pero kasi ngayon, for next play EVOS, meron silang option to go for a split push. So yun yung naman pwedeng i-exploit nila against sa Omega. Kasi yung gustong gawin dito ng Omega is to delay, mang-agaw, mang-invade. So pagka hindi yun nagawa ng Omega or kapag ka hindi successfully maka-delay, definitely, Omega will be the one delayed on this match. But interesting, ang ganda nung sabi ni Rene J, ako yung may gamit niya nung isang araw. So alam niya kung anong pwestuhan, kumbaga. Alam ko yan. Uy! Eto Max, common tikan doon. One more hit or one more shuriken toss could have done that trick. Kaso Chantel, di nila bibilit pero may nahuli na agad si Chakado dito. Nahuli niya si Rene J. Sabi niya, Lods, okay ba? Okay lang yan. Tumatama naman. Hiro mo to eh. Hiro mo to eh. Idol kita eh. Oh, idol kita nakita ko to na isang araw eh. Oh, pero si Rene J pumasok dito sa may pin, nakagitna. And Ryzen, eh kahit papano, hindi din siya magmamadali into pulling the trigger doon sa kanyang purple buff. Talagang slowly but surely lang naman ang laro ni Ryzen dito. Kumbaga for Ryzen kanina, very aggressive siya on the lane. This time around, magkakaroon ng variation. That is because yung Paquito, as much as possible, gusto mo magkaroon ng snowball effect. So you don't want any errors na magawa at the early part of the game. And for Omega, talagang hinaanap nila no kung saan pupuesto dito si H2. But for Omega, I kind of feel like kailangan nilang bantayan agad. Renjo, tatama ba sa kanya yung isang sakto? Mama pa! And eto, Max! Arrow for days! Nakita mo ba yun? Pagkalapag na pagkalapag dun sa Ogi Shadow Kill, tinamaan agad ang pana. Sumakto eh. Yung timing, ang ganda ng pagkakabato din ni Eto Max. And that's a worthy trade. That's a really good trade para sa side ng OMG. Okay lang kahit mawala. Basta ma-shutdown natin kaagad si H2. At napakadelikado nito ha, kasi madedelay kaagad yung item ni H2 compared dito sa Paquito ni Ryzen. Hindi talaga kasi ano pwedeng maging tahimik or hindi pwedeng maging kampante laban sa mga Tito. Si Tito Max, pati si Tito Renjo. Madami na silang nakita at napagdaanan. So alam nila yung mga gagawin. Kumbaga, pagdating sa mga git-gitan. Oo, sila yung mga player na kaya nila sabihin na, nung panahon ko, nakakwento na sa akin yan. Pero nakakwento rin ng NXPE na sila ang nakakuha ng pagong at kunento din nila sa pagong. And speaking of... Meron pa laban ng Renjo coming in. Akala ko tapos na. Sorry about that, ladies and gentlemen. Pero NXPE... Talagang galit na galit na sila dito. Mention mo Showtime si Rene J. Kita mo yung ganun niya, yung don't run Wolf King niya into Flicker para ma-shutdown lang kaagad yung hold ni Chakno sa core ng NXP. And with that, nakakuha pa sila ng double kill sa may bottom lane. And ang resulta, wala agad yung Oats dito sa may gold lane ng OMG. Wala agad yung damage reduction na binibigay nito. Ah, gusto pa lumaban agad dito ng OMG. Sa Kenjo dito, nagbato ng Falling Star Moon. Tatakbo na lang, NXT. Uy, tama na nga! Ay, tinamaan na naman ang pana! H2-1, one more hit! Sunog! Hindi kakayalan, pero nasagot sa gitna dito with the stick. Alam mo, grabe yung mga laban nila dito, no?
Very mga katitig na lang eh. Gulatan eh. Very intense, but we have to commend Elpizo on that one. Saktong-sakto yung pagbibigay na ng shield dito kay H2O as to why nabuhay pa siya doon. For Omega, this time around, ang nagiging problema naman nila is sobrang bilis ang pacing nila to the point na nakasabay si Next Play Evos and at the same time, sila naman yung hindi makasagot dito sa binibigay ng kalaban nila na team. Kanina, very aggressive ang Omega on game number one. Next Play Evos, ang bilis ng adjustment. They took another step higher in terms of having vision against Omega. Mm-hmm. Yeah. And alam mo, NXPE ngayon, clearly, sila yung sumusubok na kunin yung tempo dito sa game TDZ. Yeah, panayikin natin, nakukuha nga nila yung tempo ng game at lumalamang na nga sila ng isa. At least, isang item dito sa net worth na Ryzen? Ryzen! Nahuli na sa gitna, Wen, sa gitna dito. Sabi niya, dating team ko yan eh. Alam ko na yan eh. Pero for Omega, ang nagiging nakikita natin ngayon na nangyayari is they are forcing to take kills against Next Play Evos. Tapos dun sila napapunish ng Next Play Evos. Well, for Next Play Evos, they're doing a great job on punishing those errors na naibibitaw ng Omega. And ito yung binabanggit natin. For the hooks, as much as possible, kailangan siya mag-work ngayon. Ang bilis ng objective. Yep. H2 securing the second turtle ng NXPE habang ang NXPE naman ngayon nandito sila sa may gitna and Ryzen goes down, nagpapasok na bino sila H2, eto Mac Chakro na may pinakagitna ng lahat, pumapasok-pasok pa si H2 at etong turret talaga yung pinakapakay nila. Oh, kumbaga sabi nila, kailangan natin ngayon na mas mapaliit yung mapa ng Omega para hindi na makahabol in terms of the farming. Pero si Kelra, uy, munti ka na. As long as may flaker, hindi siya makahabol doon basta-basta. Si Elpizo, at that point, tingin ko, hindi nga rin talaga pipihitin yung ano, yung circling eagle. Bakit lang malagay yung sarili niya sa panganib? Kumbaga, pwede niya kasi gamitin yun na either pantakas kasi panapalalim siya. Mahirapan dito na tumakas yung mga kakampi niya. And right now, Next Play Evos, they're focusing on taking objectives, taking turrets against Omega, which is a very, very good thing kasi yung dalawang gilid ng Omega is more on the scaling. But for Donut, definitely, since nakuha niya na yung top lane, mas mataba siya ngayon another, against other players of Omega. Na-force niya ba yung flicker dito ni Renjo? So most probably, hindi na depend sa hand, question mark ng OMG, pero mukhang papalagata ang OMG dito. 4v3, yan ang pinapakita dito ng OMG. Ooh. May mahatak ba, Chakno? Hindi siya nakakuha ng success dito sa paghahatak, kaya hindi nila napapayang sa halos yung side ng NXPE na lumaban sa kanila ng harapan. Pinupoke lang ni Donut yung ano eh, yung tier 1 turret eh. At mababasag na nila. So it means nasayang yung oras ng apat na members ng OMG sa bottom lane habang binibigyan nila ng space dito si H2 pati si Sagitno sa may top lane. Definitely for Sagitno, napakadami niya na-accumulate na gold for that one. And Omega, ang nagiging problema since nagiging advanced nga dito yung kanilang kalaban, yung kanilang mga ibinibitaw na linear skills ay hindi nila ma-position in a way na makakakuha or makaka-convert sila ng kills against destroyed. Omega. Yun yung pinag-uusapan natin kanina eh, na parang for the side of Omega, kailangan may tumamang hook, kailangan may tumamang arrow para talagang masabi na pabork sa kanila yung pinakalaban. Pero naman, pang NXPE, ang kailangan lang nila gawin dito is maunahan sa pwesto yung side ng OMG. Kung hindi sila makakapag-pwersa katulad ng ganito, eh hindi na magiging pabawal. Kung laban pero napanggat ang hook, pero hindi enough yun. Si Kera ka nahulit sa may gitna, sa gitna dito. Nagkahulihan pa nga. And nandun si Elpizo, makakatakmo with a flicker out. Renjo dito, tinataboy lahat gamit ang Tela. Pero sa gitno, walang pakialam si Renjo dito. Tinatakbo nila doon sa may pabalik. Sa gitno will go down. Masyado nang mataas yung turret damage na binibigay. Pero si Selena ay tutumba. Donut dito with the shot. Again, Next Play Evos taking control of this game, sandwiching the players of Omega sa may bottom lane. Parang si Omega ngayon, parang all over the place yung mga decision na gusto nilang gawin. There were moments na yung team fight somehow naging makalat for Omega na yung isang player, ito yung tatargetin. The other players will focus on a different player. So, yung firepower nila, hindi sila makasecure ng kill against Next Play. Yes, and isa sa mga magandang example dito sa sinabi ni Chantel is nagkaroon ng unting miscalculation dito. Si Chakno, nahatak niya si Donut sa loob ng grupo ng OMG. Which is still good para kay Donut kasi naka-shotgun siya.
nung compressed na yung members ng OMG, ginamit niya ultimate ng kanyang shotgun at nalusaw niya agad yung HP ng OMG at yun yung naging go timer ng NXP para umatake. At medyo nagkakaroon ng unting disconnect dito sa side ng OMG when it comes to sino ba yung magiging target? Sino ba yung magiging priority natin dito? Kasi ang hirap eh. Nandun palagi si Rene J to cancel at disable ka agad yung position ng OMG. Alam nyo, Chantel TDZ, ang gusto ko lang sabihin dito na napakataas na ng chance ng NXPE to secure this game. Pero meron doon nahuli sa tubig na tubig din. Pero at sa mga pinakadulo, si Rene J. Oy, pero yung alam, baka ma-sandwich dito ng SKE Watts, kanya-kanyang takbo para sa side ng Omega. At tumahabol sila dito ha. May flicker ba si Rene J? Meron, pero hindi niya ginagamit siya din. Napakaganda para dito sa decision making ng Omega. Kailangan nilang kumuha ng paisa-isa. That is their strength. As long as makadepensa sila, madali para sa kanila. Nice shot! Rene J dito with the cut! And look at this! Yung shotgun doon at dito, ladies and gentlemen! Magbato na! Shotgun to the sniper at lahat na itcha mo na! NXPE, ito yung sinasabi natin, mabilis na initiation at mabilis na burst down. Rene J with the hook this time around, an AOE hook with the ruby. Flicker plus the Dotran. El Pizzo na huli. And that was kind of a misplay for the side of NXPE. Pero aside from that, kung isipin nyo, nakuha pa kanyo Lurk. Oo, oh, kumbaga parang dito sa Omega, ang pinaka-winning condition na nakikita ka natin ngayon na kasi-clear sila ng kill whenever there's a hook. As for next play, Evos, napakadali para pumasok dito kaya sa gitno, even for Rene J. So Omega, we need those surprise plays from them. But the next play Evos, they just have to continue what they're doing. Guess ko yung sinasabi ni Chantel eh, na kailangan nilang gamitin yung strength nila para mas maging advantageous sa current situation. Which is nakikita naman natin sa pwestuhan ni Chuck noon na kapag nakakahatak siya ng isa, secured kill ka agad yon. And doon lumalamang yung OMG kapag kulang na yung headcount ng NXPE. Pero si Rene J kasi mini. Lagi siyang nandun eh. Alam niya yung alam niya yung kailangan niyang gawin para ma-disable ka agad yung aggression na ginagawa ng OMG. Parang paunahan kung sino kailangan ko nandun sa hakap na agad si Rene J. Oo. Kumbaga, ay meron kayong binabato na pangmalayuan. Ay, ako sa may harapan. Kung Jack Duke, nagkahulihan pa, pero dito ka lang naman yung kanilang pakay. Nahuli si Rene J. Pero nagawa na ng NXPE yung kanilang objective doon. Ngayon, next play Evos, pwede pa sila makakuha ng other objectives against Omega ngayon sa ating laro. And the good thing para sa kanila is nakasira sila ng inhibitor turret doon sa may bottom lane. And imagine, napakadami mga skills na binitaw kanina ng Omega para makasecure ng kill against Rene J, which is doon pa rin natin nakikita eh, na parang every step of Omega, kailangan magkakadugsong siya or else it's not a secure kill. Kumbaga, sabi ano? Na sa isang kanta, ano yan? Every step you take, I'll be watching you. Ang ibig sabihin, bawat ginagawa mo, lagi may nakasepat na member ng OMG para bumakap. Saktong-sakto yung kanta na yun, Butters. Pero, kantahin mo nga kung sakto. Sige nga, alam pa. Wag na. Watching you. Kasi sepat-sepat, kitang-kita nila eh. Ang dami nilang sagot sa lahat ng aggression ng NXPE. Pero even though, kahit namang dito yung NXPE ng 7.4K, nagumahanap pa rin ng paraan yung OMG. Ginagamit nila yung kanilang mga skill shot para maka-disable at maka-shutdown yung mga members ng NXPE para makakuha din ng additional gold. Alam mo, ang mahirap dito ano sa... Oy, ano yun? Kala mo, chismis yun. Gulat, eh, no? Alam mo, para dito sa itang Omega, ang hirap din kasing pasukin nung formation nila knowing na si Donut na yung pinaka-damage dealer. Bago ka makapasok, pwedeng continuous crowd control from Rene J, even from Sagit. So, ang dami nilang kailangan i-consider. And take note for them, hindi pa sila nakakasira ngayon ng any tower against next play. Kasi ako nakikita ko dito yung shotgun na meron dito sa isang Beatrix. Ang pinaka-innate weakness niya ay syempre, obviously, yung range. Pero kung meron kang isang tao na kayang ilapit sa'yo yung kalaban, eh naging yung weakness na yon hindi na nagiging issue. Kasi meron ka pang pang-out yung kay El Piso, yung guiding wind na pwede kang umexit ka agad. So, nandun yung confidence ni Donut na kaya niyang sumalubsob kasi always meron siyang naiisip na kaya ko naman umalis eh. Lagi merong guiding wind eh. So, again yung advantage ng NXP, nakakapitalize sila lalo.
Oh, tsaka ang ganda-ganda dito ng usually ng pinaka-guiding win ni El Pizo kasi ang laki agad ng balik ng buhay para sa kanya mga kakampi. But for Omega, yes, they have the gold for Kelra. Nagkabaliktad na sila ngayon ni H2. But again, kailangan nila na magandang set. But next play, Evo, so they are ready and prepared. Pwede-pwede silang pumasok anytime. Yeah, pati yung napapansin mo dito, yung pagbato ng skills ng Omega, laging sabay. Kapag oh, Donut, tinamaan ng pana! And Falling Star muna sa pinakangapan! At nagpahuli dito si... Nagpahuli dito si El Pizo! And Franco will go down! H2 na ang one again! Kanina pinagumpa! At eto na! NXPE! Susubukan na lang ng to! Ito ang pinakaligod! At andito na ang game number 3! Inistan nyo na! NXPE wins! Game number 2! Victory! Woo! Next play, Evos on that performance. A total switch in terms of how they played on game number 1. And kitang-kita naman natin ang kanilang naging reaction during that game. Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo lahat, to everyone who's watching at home, nandito sa building na to, kahit kanino man na nanonood ngayon, hindi NXP ito, hindi OMG, ang naglalaro dito, hindi NXP versus OMG. Nagkabuhol-buhol na ako dahil sa hype na nakakamdaman ko sa likod. Hindi ito ang El Clasico kung hindi ito pupunta ng game number 3. Hindi pwedeng walang game number 3 talaga eh. Kumbaga, sa parehas shows tayo yung dalawang